naisip ko itong double barrel kasi ito, ano, eksaktong-eksakto ito na nangyayari ngayon. Ni-research namin ito eh. Kung ano yung nangyayari ngayon, kung saan nangyayari, at sino ang mga involved. Ito lahat ito eksakto. Yung mga taong ginaganapan dito sa pelikula na ito, na double barrel, totoong tao ito. Totoong lugar kung saan nangyari. Pinigtas to sa totoong buhay. Nagbigay sa akin ng inspirasyon na gawin ito. Parang ano to eh, parang salamin ng buhay eh. Kung ano yung nangyayari sa kapaligiran, yun yung ginagawa namin. Medyo mind-blowing siya na talagang nangyayari siya in reality. It's very timely din kasi nangyayari to ngayon sa society natin, ang EJK, ang mga drug-related crimes, nangyayari talaga yan. For me, yung message na itong movie na to is talagang delikadong masangkot sa drugs or gumamit, magtulak ng drugs. Kumbaga, umiwas na tayo sa drugs, di mo alam kung kailangan mo papahamak. Sir, susuko na po ako, sir! Di po ako po, sir! Use na po ako! Ah, susuko ka na! Ginagawa natin to hindi dahil lang sa pera. Hindi dahil sa prinsipyo. Habang nandito tayo, patay lahat ng pushers na yan. Sir, maawa ka sa akin! May anak ako! May pamilya ako! Mula ngayon, kalabang ka na ng droga, ng mga salot sa lipunan. Ano ba yung kapalit ng kalayaan? Yung pumatay ng kapwa niya, pusher? Ang karakter ng Bagani, straight cop na may pagka-dirty hari. Sabi ko, Direk, maganda yung role na yan. I-adjust mo lang ng konti yung karakter mo. Mula dun sa pagiging masyadong mabait na bida, pabangisan mo lang. Galit ka sa drugs eh. Matagal ko nang nakasama si Jeric Raval. Tested na itong galing nitong bata na to eh. Wala nang kapuble-problema si Jeric Raval. Ang binigay sa akin. Okay na ka! Bale! Action! Action! Papapaan mo ulit yan, ha? Exit dito! Exit! Well, ako si SBO4 Lagman. Meron kaming ginamit dito na mag-asawa para sa mga lakad namin. Ginawa namin silang parang puppets namin. Inutos-utusan namin sila to do things for us, dirty work namin. Katulad sila Phoebe dito at si AJ. Minimake sure niya na sumunod sa kanya at makinig sa kanya at gawin yung trabaho nila. Bita kontra bita ang role ni Aldo dito. Siya yung anti-hero. Paano sir? Tuloy lang. Si Martha kasi, sa simula, very weak ang tingin ko. Very vulnerable. Kasi hindi ko alam ang nangyayari sa asawa ko sa unang kalahati ng pelikula. Maraming takot, maraming doubts. Pagdating sa dulo, saka ako magiging hitman, magiging palaban. So yun yung nagustuhan ko sa role na to. Although, innocenting housewife lang ako at nanay din ako, may sanggol ako dito sa pelikula, naigawang ipagtanggol pa rin ang pamilya at make sure na protected pa rin sila. Kailangan ko talagang mag-immerse. In-immerse ko yung sarili ko sa lugar kung saan kami mag-shoot para yung pag-arte ko natural lang. Hindi mukhang masyadong acting. Pangalawa, para sa mga stunts sa action scenes, kinailangan ko rin mag-practice ng shooting, tamang paghawak ng baril. Medyo naging maraming preparation para sa role na to. So, mahirap. Tsaka pressuring at nakakatakot at the same time. Pinaka-importante doon, it was a fun experience. Iba siya rito, tough siya rito. Umiiyak pero bandang huli, fighter siya. Ang galing niya, ang galing ni Phoebe rito. Pati yung mga stats siya ang gumawa rito. Mahusay siya. And for people, doctor. Si Jeff, user siya and pusher tapos turned into hitman. Yung arc ng character ni Jeff is yung transition niya from hindi pumapatay, nagbebenta ng drugs kasi yun lang yung alam niyang pagkakakitaan, to a heartless killer na pumapatay na lang. Inimmerse ko yung sarili ko dun sa first part ni Jeff, yung parang ako lang din. Ang iniba ko lang talaga yung kilos ko, yung galaw, yung pagsasalita ko. Yung challenge, nakatulong siya kasi natatakot nga ako, di ba, na mag-action ako, kaya ko ba? Nakatulong talaga siya, tapos sa guidance pa ni Direk Toto, mas nagiging confident ako unti-unti habang nag-shoot kami. Kumbaga pagdating ko sa set, from AJ to Jeff, isang ganun na lang, ayun na ako kagad. Ibang-iba talaga kay Direk Toto yung fight scene. Pero, ang ano nito, hindi ako nahirapan gawin. Alam na alam ni Direk Toto kung ano ipapagawa niya sa'yo. Masaya ang experience, kasi bagong experience, at least nasubukan ko na siya. Oh!
Si AJ magaang katrabaho, katutuwa ng lahat dahil mabait naman na bata. And I believe he will go places. Happy naman si Director Toto sa kanya. He's doing well. And I think kaya ni AJ mag-action. Kaya-kaya nga niyang dalhin yung action star eh. I'm really excited for him and happy for him na ito yung naging launching movie niya and masaya siya sa genre na ito. Kita ko yung passion niya rin bilang aktor. Nakaka-inspire yung ganung katrabaho. Nung namili siya ng casting, sabi ko, kung pwede lang maipadron ko yung artistang lalaki na barumbado, si AJ. Talagang inayos ko yung buhok niya, binago ko yung buhok niya, binago ko yung look niya, nilagyan ko siya ng hikaw, pinagmukha ko siyang barumbado para tumahi siya doon sa karakter na kanyang gaganapan. Willing siya willing siya to learn, willing siyang akapin yung role. Wala siyang hanggang dito lang ako direct, wala siyang ganun. Todo siya, todo. Pati pato ko siya. Kaya gusto ko siyang maging artist eh. Mula ngayon, kalabang ka na ng droga. Mahal na mahal ko si Jeff. Yung pagmamahal na yan, yan ang magpapahamak sa'yo. First time niya makakita ng mag-asawang birador. Ang tatak mo, Toto Natividad eh, unang-una magandang pelikula, magandang istorya. Saka si Direk Toto, ano yun, maganda yung mga camera works, maganda yung mga camera movements. Si Direk Toto was very helpful. Sinasabi niya kung ano exactly yung gusto niya. And ginaguide niya kami all throughout, lahat kami. Maganda kasi kilala talaga sa action si Direk. Tapos, an incredible honor and privilege to be part of this na yung pagbabalik action niya, napabilang ako doon. So sobrang masaya po sa puso. Director Toto talaga kasi ginide niya ako. Kumbaga, hindi ko magagawa talaga yung project na to kung hindi dahil kay Director Toto. Hindi ko siya kayang gawin ng ako lang. Hindi ko maiisip yung mga bagay na sinabi niya sa akin, yung mga tips na binigay niya sa akin, yung pagiging friendly niya sa akin. Sobrang approachable. Tapos napakagaling na director. Talagang nanibago talaga ako yun. Parang wow, sanay na sanay gumawa si Direk ng action movies. Siyempre, masaya ako at nire-revive ng VIVA at ang ibang production ng action movies. Kasi magkakaroon na naman ng panibagong putahe sa panulod ng sine. I'm looking forward na mabuhay nga yung pelikulang Pilipino. No? Kasi nga, matagal tayong walang pelikulang aksyon na napapanood sa sinehan. At saka ako, naniniwala ako, ang viewer ng action film, nandiyan lang yan, naghihintay lang ng magandang pelikula. Well, ibalik ang action ng VIVA, I think. That's really good kasi feeling ko ayun yung kinikrave ng mga tao ngayon. Kasi for a season, may drama and comedy, but ang action sobrang nawala. And I think that's what people are looking for. I think it's great timing for me also na after seclusion, sa action naman ako napunta. Tapos ang daming aabangan sa kwentong to, sa pelikulang to. Sobrang gandang idea, binabalik ulit ng VIVA ang Pinoy action movies. Thank you rin na ako yung magiging isa sa representative ng Pinoy action films ngayong generation natin. Pag napanood po ninyo ang double barrel eh, kapupulutan po ng aral. Ito po yung nire-recommenda ko sa mga magulang para pag napanood ninyo eh, lalo po po ninyong subaybayan ang inyong mga anak. Particular na yung mga batang lalaki dahil usually ang involved sa mga drugs ay lalaki. I like what I said, itong double barrel, as in nag-shoot kami, as in raw and bare ng yung middle ng slums talaga in yung Manila, kung saan siya talaga, we had to get down and dirty, basically. Knowing na it's a true story, that's what makes it more sweet panoorin. Ang moving ito kasi parang against all odds ang dating niya eh. The trouble that can be caused by doing drugs, by pushing or using mga ganyan. Ito na yung pinaka-recent na action movie na ginawa. Siguro yung mga evolution ng mga shots, acting, yung fight choreography. Siyempre nag-iba na, nag-evolve na, nagbago na. Tapos, yun nga, based sa true story, so makaka-relate talaga yung tao. Itong pinikin ito para sa lahat ito eh. Para sa mga mahihirap, mayayaman, mabuting tao, masamang tao. Dapat mapanood nito ito para matuto sila kung paano iiwas. Yun ang importante dito sa pelikulang ito. Hindi ito about violence. Drama ng buhay ito eh. Ito nangyayari eh. Paano tayo makakaiwas? Paano natin magagamot? Ito yung double barrel.
like to invite everyone to watch Double Barrel. Showing siya on August 2. Ito po ang pagbabalik ng action sa Pinoy film. Panoorin niyo po sana ito. Ito po ay totoong istorya ng totoong tao. Ito po ay dinirect ni Direk Toto Natividad. Kasama ko po dito si Phoebe Walker, Alika TV at Jeric Raval. So, panoorin niyo po yan.